na video natin, ginamit nila yung ano, Mateo 19, yung taong mayaman na maliligtas sana, pero ang nangyari, ang ginawa niya, eh nagpakaan siya. Hindi niya pinili si Jesus, pinili niya yung kayamanan niya sa Mateo 19. At pakinggan natin katwiran nila pan na gamitin. Sabi ni dating kapatid na Obidos, eh si Kristo lang daw ang susunod. Tama, nasunod ni Kristo, si Kristo ang susunod. Eh bakit dito sa ano, bakit dito sa kapitulo 19, Evangelist Jason at Brother Johnson? Yo. Diba? Nung may nagtatanong sa kanyang binata, siya pa nagturo. Oh. Diba? Yo. Diba sa simulan mo sa 16, Brother Johnson. Oh. Simulan mo sa 16 ng kapitulo 19 ng Mateo. Ay, narito lumapit sa kanya ang isa at nagsabi, "Guro, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan?" At sinabi niya sa kanya, "Bakit mo'y tinatanong sa akin ang tungkol sa mabuti? May isa na siyang mabuti. Datapat kung ibig mo pumasok sa buhay, ingatan mo ang mga utos." Sandali lang, Brother Johnson. Putulin nga kita sandali dyan. Eh, kung totoong si Kristo, kung gusto mo pumasok sa buhay, sandali nga pala. Huwag ka pala ngano nito. Ako lang pupulfill nito. Hindi to pwede sa inyo. Ako lang. Correct. Ako. Dapat binawi na pala. Ay, mali. Or either sabihin niya, huwag na ikang sumunod kasi narito naman ako, tatanggalin ko rin yan eh. Sana sinabi ng Panginoon dito na tanungin, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sana sinabi ng Panginoon, huwag ka nang gumawa. Ako na ako gumawa. Ako na pupulfill. Oo. Ginawa ko na yan. Ginawa ko na yan. Ano ka na lang? Magpuyo ka na lang. Kaya sundin mo mga kautosan. Niliwanag, alin-alin daw yan, Brother Johnson. Tuloy mo ng apo. Si Ocho, sinabi niya sa kanya, alin-alin? Sinabi ni Jesus, huwag kang papatay. Naku po. Isa yan. Sa sampung utos. Kala ko pa si Kristo lang. Huwag kang mangangalon niya. Ay siguro. Naku, nandoon din siya sa pangutos. Baka kaya yun. Huwag kang magnanakaw. Naku, nandoon talaga yan. Huwag kang sasaksi sa di katotohanan. Lalo na. Patay tayo. Oh. Canto de last yan. Oo. Ito matindi. Igalang mo ang iyong ama't ina. Oh, yan yung may kautosan na may pangako. Yan. Nasa sa isdos pa yan ang ipeso. May sumparin yan. At ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Yun ang kabuuan. Nasa 19-18 yan ang Leviticus. Oh. Oh. Ay, nako mga kamatid, mga kaibigan, nangyari. Yung kaipatid. Ay, nako! Ano ba nangyari? alam niyo yung verse nito, Matthew 16. Paborito ko rin kaya yan gamitin noon. Ako rin po. Yun dapat sundin sa pangutos. Kaya lang, ngayon naliwanag na ako ng Ebanghelyo, ng Gospel. Na-realize ko, mali ang paggamit ng mga Sabadista rito, lalo na ang pagkarami. To defend the Ten Commandments. Kasi mapapahamak sila dito eh. Alam mo kung bakit, Pastor, mapapahamak sila? Ito, papakita ko sa iyo bakit mapapahamak sila. Ewan ko kung masasagot nila ito. Antayin natin ang sagot nila. Ba't ko nasabi na mapapahamak sila? Ito kasi, Pastor, sabi dito, ang sagot natin, number one, tungkol sa 1916, nung sabihin ni Jesus, kung gusto mong pumasok sa buhay, sundin mo utos, umiiral pa kasi ang salvation by works. Umiiral pa po. All COVID not lost. Nung nagkipag-usap si Kristo sa Matthew 19. Tama. Umiiral pa. Sinasabi ko, mapapahamak sila rito. Salvation by works. Sinakyan lang ni Jesus yung taong ruler na yun. Apo. Rich young ruler. Salvation by works. Paano natin sabi? Ito, basahin ko ha. Hindi na na-realize to kasi excited masyado sila. May 10 commandments dito, binasa dito, nabanggit mga 10. Yun lang sila nakafocus. Without considering, ano ba talaga ang sitwasyon nung sinabi ito. Pero nadulas sila rito kasi ito. Nadulas sila rito, Pastor eh. Ba't mo nasabing nadulas? May lumapit sa kanya na nagsabi, "Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin para magkaroon ng buhay na walang hanggan?" Ayan. O, di ba? So, anong gagawin? So, works ito. Mabuting bagay para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Lalabas dito, salvation by works ito.
ang sabi sa fundamental belief ng Adventist, ang salvation is not by works. Yun ang sinasabi nila eh. Ang salvation is by grace, not by works. To earn eternal life, ha, you have to accept Jesus by faith, hindi by works. Pero dito sa tabi ng binata, salvation by works, paano natin nasabi? Ang sagot ni, sinundan lang actually ni Jesus, alam niya, na mali yung paniwala. Tsaka under the Old Covenant pa ito, umiiral ba yung, opo, yung Old Covenant law, yung Torah. Kaya sinakyan ni Moses, ni Jesus. Ngunit kung ibig mo pumasok sa buhay, ito pa rin mo utos. Kasi yan ay compatible sa Old Covenant law na nag-exist pa nun. Hindi pa naman napako si Kristo sa krus eh. Ngayon ito, ito ang maganda sa Seventh-day Adventist Bible Commentary Volume 5 ulit, Pastor. Matthew 19:16. Tignan mo yung commentary ng Adventist na mga learned. Mas maganda talaga magtiwala dito sa commentary kaysa sa mga pag-aralan natin. Kaso ayaw nila ako magbasa nito kasi nakukorekt sila. Pero tignan nyo, ito kukorekt na naman ang pag-aralan natin. What good thing? Anong commentary? This question reflects the typical Pharisaical concept of righteousness by words as passport to eternal life. Aliwanag. Maliwanag. Inamin mismo ng Seventh-day Adventist commentary ninyo. Pag-aralan natin, magbasa kayo. Pag ako naman nagbabasa, pinapagalitan nyo ako. Pinapabor ko daw lahat sa akin. O di kayo magbasa. Eh kaso hindi pumapabor sa inyo. Siguro kaya hindi na binabasa. Hindi pumapabor sa kanila. At least ako, binabasa ko, pumapabor sa akin. Lumilitaw ngayon, lumilitaw Dok, na hindi umaayon yung komentary ng Seventh-day Adventist commentary sa kanilang paninindigan at rason. Yun po ang maliwanag. Nagagalitan nila ako, gamit daw ako ng gamit ng commentary, hindi naman daw pabor sa akin. Eh eto, eh kayo tawang-tawa pa sila, di ba doon sa video? Eh bakit dito sa ano, bakit dito sa Kapitulo 19, Evangelist Season at Brother Johnson? Yun. Diba? No, may nagtatanong sa kanyang binata. Siya pa nagturo. Oh. Diba? Iyo. Di ba? Sa, simulan mo si 16, Brother Johnson. Eh kung totoong si Kristo, kung gusto mo pumasok sa buhay, sandali nga pala. Huwag ka palang ano nito. Ako lang pupulfill nito. Hindi ito pwede sa inyo. Ako lang. Correct. Ako. Dapat binawi na diba? Pala. Ay, mali. Or either sabihin niya, huwag na ikaw kasi sumunod na kasi narito naman ako, tatanggalin ko rin yan eh. Sana sinabi ng Panginoon dito na tanungin, ano ang mabuting bagay na gagawin ko upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sana sinabi ng Panginoon, huwag ka nang gumawa. Ako na gumawa. Ako na fulfill. Ginawa ko na yan. Ginawa ko na yan. Ano ka na lang? Magpuyo ka na lang. Ay, nako! Nako mga madin, mga kaibigan, nangyari. Kikaipatid. Oo nga naman. Oo nga, no? Si Kristo. Di wow, sabi pa. Di wow. Ha? Buhay na walang gan. Ang gagawin. Eh, sinabi nga naman din ni Kristo. O, di sundin mo yung utos. O, di parang palakpakan ng mga tenga. Pero pag binasa mo sa komentary, righteousness by worst pala yun. Tanong ko sa inyo, pag-aralan natin, sagutin nyo. Kasi sigurado sasagutin nito eh. Naniniwala ko pa kayo, pinapromote ba ng pag-aralan natin ministry ang righteousness by worst? Oo o hindi? Pag sinabi niyong hindi, eh bakit, ba't itong ginamit nyo? Ha? Itong verse na ito. Matthew 19, magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin ang utos. Eh pinapromote nyo righteousness by work ng pariseo. O sino ang yung pariseo sa atin? Kami o kayo? O sino ang pariseo? Hindi tama tayo. Tama po yan, Dok. Tama po. At saka, ang mensahe ko lang po sa mga nasa pag-aralan natin na mga nahumaling po sa Wow ni Vice Ganda, ano po, ang mga mensahe ko po, ang mensahe ko po sa mga nahumaling sa expression ni Vice Ganda na wow, ano po, kayo pong mga pag-aralan natin, ano po, ay magbasa po kayo ng exegesis. Kasi maliwanag naman po na nagtatanong ng dapat e kang gawin. Hindi sinabi ron na kung ano ang mararanasan. Kasi nga, unang-una, guro lang ang pagkakakilala ng mayaman na iyon sa kanya, hindi bilang isang mesyas, hindi bilang isang tagapagligtas, guro. Limitadong limitado, Dok, eh. Kaya ang inusisa lang nito, eh, yung dapat gawin. Kasi nga, inaakala nito na ang Panginoong Hesus talaga ay talagang guro nga. Ang particular sa guro talaga ay yung pong dalubasa sa kautusan
At ito pong set of mind ng naturang nagtatanong na yan ay talagang ang akala niya, nagawa niya na lahat. Ang akala niya talaga, kanya pong natupad sa pamigitan ng pagiging masunurin sa kautusan. Kaya po, gawa. Tama yung sinabi niyo, Doc. Ayon po sa salitang ginamit, ay ano ang dapat kong gagawin? Kaya sinakyan lang. Kasi ang Panginoon, marespeto ang Panginoon, Doc. Alam niya po, yan po ang katangian ng Panginoong Hesus. Yung pong hindi po siya nang babastos, hindi po niya agad-agad karakaraka iniinsulto ang kanyang mga kausap. At anyan nga, isa po sa patunay ng katangian na ito ay binigyan niya na nga po pwedeng mapag-isipan ito pong naturang mayaman na ito na hindi yan sa agad-agad na salungat o hindi sa pagbubulilyaso agad sa sinabi. Yan ang problema, Pastor, sa methodology o method of study ng pag-aralan natin ministry. Hindi naman minamaliit. Pero nakita natin sa mga halimbawa na kanilang pinakita, more on they are more on proof text at mga panggulat effect. Diba kanina, Ephesians 6:2, kailangan pang gumamit ng paraphrase Bible para may mabasang 10 commandments. Panggulat yun eh. Yung ginagawa namin noon, makakasama kami dati nun sa tinig sa ilang eh. Ginagawa namin panggulat. Gulpi di gulat. Pero hindi na ito sa akin yan. Mag-gulat kasi alam ko na i-stand na yan. Iba namang approach nyo, mag-apply kayo. Ito pa, panggagulat nila. May nabasa, ha, si Kristo. Kung gusto mong pumasok, sundin mo utos. From texting na naman, panggulat na naman. Kaya lang nagulat sila sa komentary. Righteousness by word pala. Ang pinapromote ng tanong. Patay sila ngayon. Tapos sasabihin nila sa programa ng pag-aralan natin, yan siya ganyan. No, hindi kami righteousness by word. Righteousness by faith. We are saved by grace. Oh, eh, ano sasabi? Eh, di wow! Opo. Di wow! Oh, tapos, ganyan hindi yung talata, righteousness by word, pinopromote. For your information, pag-aralan natin ministry, kahit gamitin nyo ito na sinabi ni Jesus mo, kung gusto mong buhay, pumasok sa utos, under pa rin ito ng Old Covenant law eh. Umiiro pa rin ito yung Torah eh. Hindi pa nabasa si Jesus dito eh. Wala pa. Hindi pa wala pa pong nangyari ganun. Bagay eh. Wala pa yung it is finished. Hindi pa po nangyari yung it is finished. Ba't yung gagamitin mo? Wala ba? Angel, naku naman. Taka, ito pa, Pastor. Dito sa sagot ni Jesus, kahit na umiiral pa ang Old Covenant laws dito, eh, hindi niya pinag-iwan ang 10 commandments eh. Tama. Pati ceremonial na eh. Alam mo kung bakit? Wala. Hindi nga, inisa-isa niya. Alin ang mga yon, huwag kang papatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag sasaksi sa kasinungalingan. Igalang iyong ama't ina. At, ano, ibigin ang iyong kapwa na gayang ng iyong sarili. Nasa 10 commandments ba yan? Wala po yan. Hindi pinaghiwalay ng Jesus yan. 18-19 yan. Eh sila pinaghiwalay nila. Walang sinabi, tama ka. Walang sinabi na manginig ka ng Sabat eh. Opo. Diba? Dito sa binanggit ng kautusan. So, ibig sabihin, itong anim na utos lang ito, yung pangalawang set down ng utos ng Diyos tungkol sa pag-ibig sa kapwa lang ito. So, ibig sabihin, kahit hindi pa na manginig ng Sabat, magkakaroon ka pa rin ng buhay na walang hanggan. Tama. Yun na nga pong sinasabi ko kanina, Doc. O, diba? Opo. Ngayon, eto si Jesus. Dito pa lang, dito makikita natin sa aral na ito ni Jesus, ipinapasok na niya yung kanyang kautusan na ibigin mo yung kapwa na gayong sarili. Tama. Wala ito sa Ten Commandments, aminado sila dyan. Pag-aralan natin. Pero alam mo ba, Pastor, at mga kaibigan na Adventist, itong ibigin ang kapwa na gayong sa inyong sarili, ito ang para kay Kristo ang dakilang utos ng kautusan. Hindi ho Ten Commandments. Alam niyo ba yung mga kaibigan? Kasi ito sabi ni Jesus, Matthew 22:36, Guru, alin ba nakilang utos sa kautusan? Pag-Adventist sasagot, Ten Commandments, especially the Sabbath. Ganun ba yun? Ito sagot ni Jesus. At sinabi sa kanya, ibigin mo, Panginoon Diyos, nasa 10, wala sa 10. So hindi 10 utos ang dakilang utos. Pangalawa, ha? Itong dakila ang una. Ang pangalawa ay katulad dito, ibigin mo yung kapwa na gayon sarili sa verse 40, sa dalawang utos na ito,
Hindi sinabi sa 10 utos na ito, dalawa lang ang dakilang utos, nakasalig ang buong cultural. Pati 10 commandments nakasalig dito. Apo. Hindi siya ang dakilang utos. Ang dakilang utos, ibigin mo ang Diyos at ibigin kapwa. Kaya huwag kayong matakot mga Adventist, kaya dito yung mawala kasi andyan pa rin yung dalawang utos, tama ba? Apo, apo. Pinalalabas kasi nila itong pag-aralan natin, itong tatlong kaibigan natin. Pag wala nang 10 utos, adi, masama na yung mga tao, pwede nang pumatay, pwede mangalon niya. Oy, tandaan ninyo, mas dakilang utos ngayon ang umiiral, hindi na yung 10 commandments. Kaya nagkamali ba si Jesus nung sabi niya, dakilang utos ito? Pag dakilang utos, mas malawak pa sa 10 commandments. Kasi ang 10 commandments, nakasandal lang dito sa dalawang utos na ito. Opo. Eh dito na ako sa pundasyon, eh kayo nasa sandalan lang eh. Kaya tuloy kayo, pwede nyo chismis kapwa nyo. Wala kasi 10 utos na huwag ka mag-chismis. Mamaya papakita natin sa video yung chismis nila tungkol sa akin. Diyan sa video na yan. Kaya ang point natin, tayo, pastor, nasa dakilang utos na tayo, which is love. Love po, totoo yan. Maliwanag yan. Napakaliwanag. Para sirain ang pagkatao, hindi. Sila kaya nilang gawin yun kasi wala sa 10 utos. Hindi nila nalalabag 10 utos pag nag-chismis sila. Ito, sagot number 3. Kung tama, unawa ng pag-aralan natin ministry sa Matthew 19, dapat ay 6 na utos lang at di kasama ang Sabat na itunuro na sundin upang makapasok sa buhay na ulanghan. Ganun ang mangyayari. Ito sabi ng lalaki, yung rich young ruler, di ba? Sinabi ni Jesus, oh, ito mga utos, sabi ng rich young ruler, sinunod ko na lahat ng ito. Ano pa kulang? Pero kapag tignan mo, yung binagin ni Kristong uno, 6 commandments lang. Actually, nung tinanong siya lang binata, sinunod ko lahat to. Ano pa kulang? Pag Adventist sa sanayon, ang kulang mo, 4 commandment. Di ba? Kasi pagka isang tao na brainwash kasi itong mga kaibigan natin na ito eh. Kung ano yung pinifeed sa kanila, lagi naririnig, lagi nila gusto marinig, yun lagi nasa isip na nila. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga yun. Pati mga membro na brainwash. Hindi 10 commandments ang kulang. Kaya nga sabi ko, ang tanong na binda, paano ba ako magkaroon ng buhay na walang hanggan? O 6 na utos lang ang binigay eh. Opo. Maliligtas ka na eh, walang ang Sabat na binanggit eh. Ganun pero ang sabi ni Jesus, eto, hindi Sabat ang kulang. Ang sabi rito, eh, kung gusto mo maging perfect o ganap, humayo ka. Pag binimo ang iyong ari-arian, pumarito ka at sumunod ka sa akin. Yan. Parang dito meron tayong hint o clue na ang tinuturo dito ni Jesus na ini-introduce niya na yung law of Christ, kautusan ni Kristo. In-emphasize niya, ibigin mo yung kapwa gaya ng sarili. Yeah. At sumunod ka sa akin. Meron ba yan, pastor, sa 10 utos? Ipagbili mo ang iyong ari-arian. Wala naman. Opo. Pagdadala na yan ng kwando, pagdadala na yan ng pasan ng kapwa. Kasi pag pumunta ka sa Christ's law sa Galatia 6 versikulo 2, maliwanag na ang kautusan ni Kristo pagdadala ng pasan ng kapwa, maminamahal na kaibigan. Kaya maliwanag na binibigyan na ng hint para magi-ekaganap, ha? Hindi naman po sinabing ganap na kagad para maging ganap. Ibig sabihin, talaga namang binibigyan niya ng daan, he will be paving a way doon po sa kautosan po ng Mosaic Law at pupunta ka doon po sa kaganapan ng kautosan ni Kristo. Yan Amen. Po ang pakay ng Panginoong Hesus Kristo. Maminamahal na kaibigan. Gusto ipakita ni Jesus na kahit mayaman siya, kahit may impluensya siya, in fact, sabi ng ibang mga scholars, siya ay leader ng Sanhedrin, highest court ng mga Hudyo. So, may impluensya, maraming kakilala, mayaman pa. Parang wala nang kulang sa kanya. Religious pa siya. Pero parang ang binatang ito, parang may kulang pa rin, hindi pa rin siya masaya. So, ang sinabi ni Jesus, hindi niya binigay yung 10 commandments na kumpleto eh. Hindi po. Hindi na kinumpleto yun. Ang kinumpleto niya, sa akin ka lumapit. In fact, sabi nga siya sa Matthew 11, di ba? Bibigyan kita ng kapahingahan. Nabibigatan ka ba? Ang aking pasan ay magaan. Ang aking pamatok. Kaya pinapasunod ka sa itong binata,
ay hindi niya magawang iwanan yung kanyang kayamanan. Nga? Tama. Actually, hindi naman natin sinasabi, o dapat pag-aralan natin, iutos nyo rin sa mga member ngayon, pag binin nyo yung ari-arian. Hindi, hindi ganyan. Kasi, ang, kasi sa, hindi, sa case ng binata, ang kanyang weakness, yung kanyang kayamanan. Bawat tao, may kanya-kanya tayong weakness na parang hindi natin maiwanan. Tama. So kung halimbawa, weakness mo naman ay karin mo, sasabihin sa iyo, kung talagang gusto mo mag-inap, iwanan mo yung karin mo, sumunod sa akin. Yan ang sasabihin niya, di ba? Yun ang point dito. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga pag-usap natin sa pag-aralan, pag-aralan nyo muli, huwag nyo na gagamitin to. Please ha, Matthew 19, mapapahama kayo. Salvation by works to. Salvation unless aminin nyo na talagang, sabi nga ang isda daw nahuhuli sa sariling bibig, na umaamin kayo salvation by works talaga kayo.